Ito ay ang kwento ng karamadumal na nangyari sa isang dalaga. Si Rosalyn Federico ay isang 22 years old na dalaga na noon ay nag-aaral ng kursong nursing at nagtatrabaho sa isang department store na naging part-time job nito. Ang ina ni Rosalyn na si Ginang Shirley ay ugaling sunduin ng anak sa tuwing umuwi ito dahil na din sa kaliwat kanang krimen ang nangyayari sa kanilang bayan. Inaantay niya ito at sinusundo sa babaan ng jeep. Ngunit noong July 5, 1993 ay nagkaroon ng sakit si Ginang Shirley at hindi niya nasundo ang dalaga. Inantay niyang makauwi ang anak mula sa part-time job nito. Ngunit malalim na ang gabi ay hindi pa din umuwi si Rosalyn at inisip nila na baka ito ay doon na tumuloy sa bahay ng kanyang kapatid. Ngunit kinaumagahan ay nakumpirma nila na hindi ito umuwi doon. Lubos nang nag-aalala ang mag-asawa at nagpa siyang humingi ng tulong sa mga pulis. At sinimulan ang imbestigasyon. Ayon sa isang saksi na si Edwin, noong July 5, 1993 ay nakita niyang bumaba ng jeep si Rosalyn at nakita niyang sapilitang sinakay ito ng mga lalaki sa isang pulang kotse. Si Ramon de la Paz at ang kapatid nito ay kinilala ng witness na dumukot sa dalaga. July 7, 1993, nang may nakitang katawan ng isang babae sa Balagtas Street parang Marikina City. Ang katawan ng babaeng nakita ay walang damit pang ibaba, puno ng pasa ang katawan at namamaga ang maselang parte ng katawan nito. Tinawag ng pulis ang magulang ni Rosalyn upang ipa-identify kung ito nga ba ang kanilang anak dahil hindi na halos makilala ang mukha ng babae dahil sa tinamo nitong mga sugat at pasa sa mukha. Ayon sa ama ni Rosalyn na si Josefino ay ito nga ang kanilang anak. Inanyayahan ng mga pulis ang isa sa mga posibleng suspect na si Ramon de la Paz sa police station, ngunit itinanggi nito na may kinalaman siya sa krimen. Kinabukasan ay may isa pang witness ang nagpunta sa police station upang isalaysay at ituro ang mga taong gumawa noon sa dalaga. Ayon kay Anthony, kinidnap ni Ramon at ng kapatid nito si Rosalyn at dinala sa isang apartment. Doon ay tinali ang mga kamay at paa nito sa isang kama. Ang bibig naman nito ay may busal na tela upang hindi ito makasigaw. Paulit-ulit hinalay ng 5 lalaki sa loob ng 3 araw si Rosalyn at sa 3 araw na iyon ay hindi nila inalis sa pagkakatali si Rosalyn at hindi din pinakaya sa loob ng 3 araw. At saka pinatay matapos silang magsawa at basta na lang tinapon ng katawan sa isang bakanteng lote. Ayon pa kay Anthony, kasama ni Ramon ang 3 pang suspect. Isa sa mga ito si Alan Florentino. Si Alan Florentino ang tinuturing mastermind sa krimen. Si Alan ay nadakip sa Sorsogon City at mariing tinanggi ang krimen. Ayon sa mga pulis, kilala ang pamilya ni Alan na mayaman at maimpluwensya sa kanilang bayan. Dahil na din sa kakulangan ng ebidensya ay pinalaya din ang mga ito habang nililigis pa ang kaso. Lubos na kinagalit at kinalungkot ng pamilya ni Rosalyn ang naging pasya ng korte dahil hindi umano makatarungan ang ginawa ng mga ito sa kanilang anak. Ang abogado noon ng pamilya ay hindi pumayag na mababasura ang kaso ng dalaga at kinuhang state witness si Edwin na unang nakakita sa pagdakip ng magkapatid na de la Paz kay Rosalyn. Dahil na din sa mabagal na sistema sa pag-usad ng kaso sa Pilipinas ay halos 9 taon bago natapos ang kaso ni Rosalyn at sa huli ay nahatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ang mga akusado. Ayon sa mga magulang ni Rosalyn, kahit na napakatagal na naging paglilitis sa kaso ay naging panatag ang kanilang mga puso na makamit ng kanilang anak ang tunay na hustisya sa pagkamatay nitong.